So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, so magandang araw sa ating lahat guys, no. Ngayong araw to is chi-check natin tong amplifier na nabili natin sa junk shop nung isang araw. Ayan, so testira natin lang guys kung magagamit ba natin tong pisa na to or okay to ba. Ayan, so samahan niyo ko guys sa video natin ngayon at saka kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel at saka gusto mo itong mga ganitong content about sa electronics is huwag kalimutan natin mag-subscribe guys para lagi tayong updated sa mga bago nating tutorial videos at saka daily vlogs natin. Ayan, so simulan na natin. So yan guys, no, ito na po yung amplifier na tinanggal natin. Ayan, so wala ito yung nabili natin sa junk shop guys nung isang araw na amplifier. So yan po yung nabili natin, bali binaklas lang natin guys yung amplifier niya at saka yung heatsink. Yan, so ito yun guys, bali ito yung driver amplifier. Yan, ito yung pinaka main amplifier guys, tapos ito yung kanyang output transistors. Ito yung kadalasan na ginagamit sa mga booster. Yan, so ito yung TO3 guys na ginagamit sa booster. So TO3 type yung kaniyang transistors. Yan, pero transistor po ito guys, no. Yan, magkaiba lang yung kaniyang mukha kumpara sa mga bago ngayon na mga power transistor. Itong circuit na to guys ay ito yung Pagarigan amplifier. So meron tayong mga video dyan guys about dito sa Pagarigan amplifier. Medyo nagkamali lang tayo sa pagbanggit kasi yung binanggit ko dati is Pagarian. So merong nag-comment sa atin is Pagarigan daw ito, kaya sinearch ko guys. So Pagarigan amplifier talaga ito. So makikita natin dito sa kaniyang circuit is okay pa naman yung design. So makikita natin dito guys na yung pisa dito na resistor is nasusunog. Tapos dito ang kapasitor niya is bali nasunog din. Yan, so natanggal na isa yung legs niya, tapos dito is kinalawang na. Yan, so itong mga transistor dito is baka magagamit pa ito. So meron naman akong nakitang diagram dito sa Facebook. So sinerge ko sa Facebook guys yung Pagarigan amplifier. Yan, so meron kasi ako mga grupo dito sa Facebook page group dito sa electronics about sa mga nagasimbol ng amplifier. Yan, so nakita natin to. So meron na tayong guide kung anong mga pesa yung dapat nating ilagay sa circuit board at saka kung kinalawang na yung pesa na nasa board is madali nating maitris kung ano yung pampalit natin. So meron na tayong guide. So ngayon is testiran lang natin itong mga pisa dito kung ano pang magagamit natin. Ayan, so check natin yung isa't isang mga pisa dito sa amplifier na to. So ngayon guys, no, bali tatanggalin lang natin itong transistor na to. So ito yung pala yung driver transistors. So ito yung driver patungo sa power transistor. So tanggalin lang natin itong tatlo, tapos titester natin isa't isa. So gagamit lang tayo ng desoldering pump para matanggal itong soldering lead. Yan, so naputol yung legs niya dahil kinalawang na guys. So testira natin to guys, no. Bali itong dalawa is same value po ito. Tapos
Itong isa is magkaiba iba yung value niya. So sa pag-tester ng transistor guys, bali ito yung base, collector yung nasa gitna, tapos emitter tong nasa pangatlong paa. Yung isa dito is PNP, tapos yung isa is NPN. Tiran lang natin kung okay pa ba. So value nito guys, C1061. Bali dalawa po ito guys. Tapos itong isa A671. Yan. So tistira natin itong isa, A61. So point tayo dito sa times 10. So ito yung base, collector, emitter. So yung base natin is steady lang natin. Yan. So dito yung base at saka collector niya is okay pa siya. Tapos dito sa base at saka emitter is shorted. So paano malaman na shorted is yung reading dito is pumapalo sa 0. Yan. Kumpara dito sa collector is hindi pumapalo sa 0. So makikita natin as pumapalo siya sa 0 mga guys. So shorted siya. Kahit na baliktarin natin yung test probe. Yan. So wala na to guys, hindi na to magagamit. So itong isa. So same base guys, negative. So okay pa yung base at saka collector niya dito sa emitter. So hindi nagre-read. So open yung base at saka emitter. So hindi siya nagre-read. So ibig sabihin is open tong base at saka emitter. Kahit na baliktarin natin. Yan. So hindi nito magagamit guys. Bali nasunog na po ito. Tapos itong isa is A671. So baliktad yung base niya. Yung base niya is positive na ngayon. So walang reading. Try natin baliktarin. So wala. So open yung base at saka collector. Ito sa base at saka emitter. So open din. So sira na din to guys no. Hindi na to magagamit. So dito guys no. Plano ko dito is tanggalin na lang tong pyesa. Bali magpapalit na lang tayo ng mga bagong pyesa. Bali bibili tayo ng bagong pyesa nito guys no. Hanapan natin to paraan para mapatunog natin tong lumang amplifier. Tapos dito sa power trainers niya, so kita natin yung value nito. So value na ginamit MG15015. So try natin to testiran. So base nito is negative. Hanapin lang natin yung base. Yan, so hindi nagre-read. So leaking na po itong base at saka emitter. So paano ba mag-trace ng emitter nito guys? Bali itong dalawa is bali hanapin mo lang base at saka emitter. Tapos itong body niya, ito yung collector. Ayan. So dito guys no, hindi natin mahanap yung base kasi hindi nagre-read. So ibig sabihin is leaking itong isa. Itong isa naman, hanapin natin. So hindi rin nagre-read, so leaking din yung pesa. So bali ito yung base kasi nare-read niyang collector. Kaso lang is shortage siya.
So nagre-read. So ito yung base, emitter, tapos collector. So itong isa guys, okay pa to kasi makikita naman natin sa reading natin. So ito yung base, emitter tsaka collector. Yan. So okay pa tong isa guys, ito naman. Shorted tong isa guys. So hindi magagamit. So hindi na to magagamit guys, itong shorted, tapos itong dalawa hindi na rin. Itong isa is magagamit pa ito guys. Okay pa to, pero gagamitin na power natin is yung PO2 type. Gaya ng ginagamit sa mga power transistor ng Sakura tsaka powered amp. Yan, so bali papalitan lang natin to na power niya guys, kasi ito yung mga old type na transistors na ginagamit sa mga old amplifier. Yan. Tapos ito is palitan natin to ng mga pyesa. Yan. So yan lang po guys, no. Update ko na lang po kayo kapag meron na tayong mga pyesa. Tapos gawa natin ang video para ma-share din natin kung paano natin tumapatunog itong sira at low mga amplifier. Yan. So yan lang po guys, no, sa video natin ngayon. At saka kung bago ka pa lang sa ating channel at saka gusto mo itong mga ganitong content about electronics DIY, so mag-subscribe ka na guys para lagi tayong updated sa mga bago nating tutorial videos. Ayan, so yan lang po guys, no. Maraming salamat at saka God bless.